Engineer, ano po ba ang profession ng geodetic engineering? Maaaring niyo po bang ipaliwanag ito? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa, Season 2 at Episode 8. Ngayong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa profesyon ng geodetic engineer sapagkat marami pong nagtatanong sa atin kung ano-ano ba daw ang ginagawa ng isang geodetic engineer o kung tawagin natin minsan ay surveyor. At kaya po inanyayaan natin ang isang batikan at makisig na geodetic engineer na ipapakilala sa inyo ni Attorney George Katigbak. Ito po si Attorney Edwin Tiamson at sasamahan po kayong muli sa ating Usapang Lupa. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli si Attorney George Katigbak. Kasama niyo rin po dito sa Usapang Lupa. Nagpapaabot po kami ng pasasalamat sa mga viewers at mga listeners na patuloy nanonood at nakikinig sa ating programang Usapang Lupa. Ano? At para ma-update kayo sa ating mga posts, don't forget to like our Facebook page. You can also send us a message kung meron kayong mga katanungan. Sasagutin po tayo dyan ng ating mga kasamahan. Ano? At kung namimiss nyo naman o namiss nyo yung iba namin mga episodes, pwede nyong bisitahin ang YouTube channel po ng FEF. So please like, subscribe, and hit the bell button po para ma-notify kayo sa aming mga susunod na uploads. O yan. At dun sa bahilig makinig po ng mga podcast, available din po ang Usapang Lupa sa Spotify. Maganda po, libre po yung pag pinakinggan nyo. Ha? So i-click nyo lang po ang mga links sa ilalim ng post na ito. Ayan. So, Sir Erwin, na Attorney Erwin, atin na pong i-welcome ang magiting, ang kasalukuyang presidente ng Geodetic Engineers of the Philippines po, si Engineer Ferdinand Climeno. At simulan na po natin ang pagpapakilala sa ating mga galing ng mga geodetic engineers. Magandang umaga po, Engineer. Yes, magandang araw po sa lahat ng tumatangkilik ng Usapang Lupa. At nagpapasalamat po tayo sa lahat na tayo po ay naanyayahan upang magpaliwanag sa mga manonood kung ano po ang trabaho ng isang geodetic engineer at ano-ano po ang mga gawain ng mga geodetic engineer. Napakahalaga talaga ng parte ng isang geodetic engineer sa Usapang Lupa. Kapag pinag-usapan ng lupa, tiyak na pag-uusapan ng survey ng lupa. At pag pinag-usapan ng survey, ito naman ay tiyak na mapupunta tayo sa isang geodetic engineer. Eh, pinakamaganda si Engineer Climeno ating tanungin. Ano? Engineer, ano po ba ang profession ng geodetic engineering? Maaari niyo po bang ipaliwanag ito? Saglit lang, Sir Erwin. Dahil napanood natin dun sa pelikulang Ang Pangarap Kong Hold Up na tila may kaguluhan sa profesyon na ito, panoorin natin to. Wala nang palabas. Ano channel yan? Kaya? Pelikula? Kaya? Okay, tama po kayo dyan na tila marami po sa ating mga kababayan ang hindi po nakakaalam ng aming profesyon ng geodetic engineer. Kami po yung mga nakikita kung minsan sa kalsada na meron pong sinisilip na para pong nagsushooting ng camera. Ang tawag po doon sa mga gamit na yon ay total station o yung pong tinatawag naming engineer's transit. Ito po ay ginagamit namin sa pagsusukat ng lupa upang malaman po ang mga boundary ng lupa at makapaggawa po ng mapa na ginagamit po sa pagpapatitulo ng lupa. Ito po ay pinaaprubahan natin sa DENR upang ito ay magkaroon ng approved na technical description at aprobadong mapa na siya pong dinadala natin sa Register of Deeds upang magbigyan po ng titulo ang lupang aming sinusukat. At ang practice po ng geodetic engineering ay kung akin pong masasabi na malawak talaga kasi ito po ay organisadong pagkuha ng mga data ng mga punto sa lugar po at sa balat po ng lupa, kumbaga yung surface of the earth, upang malaman po natin yung eksaktong posisyon ng mga puntos na ito. Ito po ay ginagamit namin upang tayo ay makapagpresenta ng mga mapa, ng graphs at mga description na ginagamit naman po ng ibang ahensya ng pamahalaan upang maisakatuparan yung kanilang mga proyekto. Lalong-lalo na po ang DPWH sa
Bill po, ika nga po ang geodetic engineer, ang marines ng construction industry. Kami po ang unang ipinadadala sa lugar ng paggagawa ng isang proyekto upang ito po ay masukat, malaman ang hangganan at kung saan po eksaktong itatayo ang istruktura. Sa mga ganito pong gawain, kasama rin po dito sa ginagamit namin mga instrumento ang Global Navigation System o yung GNSS po ang gumagamit ng satellite na 24/7 po ay umiikot na po sa ating kalawakan upang magbigay ng accurate po na data o ng position ng mga instrument na ginagamit namin sa aming pagsusukat. Nakikita rin po ninyo na kung minsan ay meron kaming ginagamit na unmanned aerial vehicle, hindi lang po pangkasalan yun. Ito po ay ginagamit po na ng geodetic engineer sa topographic survey at saka yung pong maayos po na pagpipresenta na sa isang mapa ng isang lugar na amin po sinusupan. Napakalawak pala ng sakop ng geodetic engineering at talagang scientifico ang mga pamamaraan. May mga binanggit kayo, sir, na mga total station at mga panukat na madalas nating makita. No? Ang sabi nyo nga, napapagkamalan lagi itong camera. Engineer, ipaliwanag mo nga sa atin kung anong mga industriya ba kayo matatagpuan. Saan ba ang career path ng isang geodetic engineer? No? Saan ba sila nagpupunta matapos silang graduate? Anong industriya? Marami pong industriya ang maaaring pong puntahan ng isang geodetic engineer. Unang-una po ay doon sa atin pong mga subdivision project o yung housing project ng ating pamahalaan at ang mga pribadong korporasyon. Kami po ang nagsusukat ng lupa upang ma-i-disenyo ng maganda ang isang subdivision at ito po ay magkaroon ng approved na technical description at magkaroon ng individual na titulo na siya pong isinasubmit sa pag-ibig upang ang isa pong nagnanais na magkaroon ng bahay ay magkaroon ng pagkakataon na mapautang ng pag-ibig. So, meron din po kaming mga malalaking parte, participation, kagaya po ng nasabi ko kanina, sa mga DPWH project po. Ayun po mga kalsada, hindi po magiging tuwid o tama ang lokasyon ng ating mga kalsada kung ito po ay hindi susukatin ng isang geodetic engineer. Magmula po sa planning ng isang proyekto ay kasama na po ang geodetic engineer. Ang isang mahalaga rin pong gawain ng isang geodetic engineer ay yung pong pag-determine po ng topographic condition ng isang lugar bago po itayuan ng proyekto upang maayos pong ma-design ng mga civil engineer at architect ang kanilang mga proyekto doon na kanilang gagawin. Sa mga proyekto naman po ng pamahalaan, napakalaki pong participasyon ng geodetic engineer sa pamamahagi po ng lupa ng ating pong Department of Agrarian Reform. Ito po ay naisagawa ng maayos ng daan sapagkat sa pamamagitan ng serbisyo ng geodetic engineer, nasukatin po ang lupa ng ating mga farmer beneficiaries at ma-issuehan po ng titulo at maayos pong maipamahagi sa kanila at kanilang mga lupang nasakay. Isa pa rin po sa industriya na maaaring pasukan po ng ating mga geodetic engineer ay yung pong mining industry. Kami po ay nagsusukat po sa isang mining project upang unang-una malaman po kung alin po ang area na cover ng kanilang mining claim, saan ano po ang volume ng lupa na kanilang huhukayin. Ganun po, yun po yung mga trabaho karaniwan ng isang geodetic engineer sa isang mining project. Kasama rin po tayo sa proyekto ng ating pamahalaan doon po sa Philippine Space Agency. Sa kasalukuyan po ay meron na po tayong satellite na umiikot sa kalawakan upang matulungan ang ating pong pag-asa, ang ating pong weather bureau upang ayos nila maayos yung katuparan ng kanilang trabaho sa pag-predict po ng weather condition sa atin pong bansa. Hindi lang pala po sa balat ng lupa, no, pati sa kalawakan kasama din. Engineer, ang kadalasan pong tanong sa amin ay magkano ba ang mga gastos sa mga serbisyo ng isang geodetic engineer? Meron po bang base rates ang mga serbisyo ng isang geodetic engineer?
Opo, attorney, magandang katanungan po 'yan at mayroon pong mga iba-ibang serbisyo ginagawa ang isang geodetic engineers. Ang una-una po dito ay yung subdivision survey na kung saan po ang isang bahagi po ng lupa ay hinahati ng mga magkakapatid o magkakapamilya o kung mayroong gustong bumili ng bahagi ng lupa ng isang tituladong lupa ay ito po ang aming tinatawag na subdivision survey. Ito pong plano na ito, ito pong survey na ito ay ginagawa namin ng plano at pinaaprubahan po sa DNR or sa Land Registration Authority upang magkaroon po ng technical description na siya pong ilalagay sa ating titulo. Sa ngayon po, ang aming pong rate, ang aming pong tarif na sa isa subdivision project ay per lote po. Meron po kaming aprobadong tarifa na ginagamit o basihan ng aming mga geodetic engineers sa pagpipresyo ng kanilang mga serbisyo. At ang nag-uumpisa po yun sa dalawang lote ay nag-uumpisa po yun sa 20,000. At kapag dumarami po yung lote, siyempre po ay nababawasan yung halaga ng per lote ng lupa. Meron din po kaming servisyo na yung relocation survey. Ito po ay tinatawag nating reestablishment of boundary. Ito po ay meron ng mga dating technical description. Subalit, kung minsan po ay nawawala yung muhon, marami pong hindi nakakaalam kung ano po yung muhon, ito po ay isang konkretong pananda sa hangganan po ng ating mga lupa na kung minsan po ito ay nawawala, natatabunan o natatanggal ng siguro sa tagal na rin ng panahon at ito po ay aming ibinabalik ayon po doon sa record ng kanilang titulo o sa mga aprobadong plan. Ang amin pong singil ay sa unang ektarya po ay ito po ay nagkakahalaga ng more or less siguro mga 25 to 30,000. Habang lumalawak o dumarami yung ektarya ng lupa, lumalaki yung lupa, ay nababawasan po ang presyo. Isa rin po sa serbisyo na ginagawa ng isang geodetic engineer po ay yung pong verification survey. Ito po ay ginagawa namin kung minsan po kasi ang isang magkapitbahay para madaling ipaliwanag siguro ay halimbawa ang isa pong magkapitbahay ay mayroong problema sa kanilang boundary. Maaaring po ang kanyang bakod ay nakasakop or hinihinala niyang nakasakop sa kanya yung kanyang bakod ng kanyang kapitbahay, ay kami po ay nagkakandak po ng verification survey. Parehas din po ito ng relocation survey. Subalit dito po sa verification survey, ay inaalam po namin kung ano po ang naging dahilan ng problema ng dalawang magkapitbahay o dalawang may-ari ng lupa. Kami rin po ang gumagawa ng mga topographic, yun po tinatawag na topographic survey. Ito po ay ginagamit ng mga developer para po sa maayos na pag-design ng geodetic engineer at ng civil engineer ng architect at na malaman din po yung mga natural feature saan po ang ilog, saan dumaan doon sa lupa, aling parte ang mas mataas na kailangan ng bawasan at aling parte yung mga malalalim na kailangan dalagan para sa maayos po na design ng isang another, yung location plan. Sa pag-a-apply naman po ng building permit, isa po sa hinihingi ito ng ating building official ay yung pong location plan. Ito po ay plano ng lupa kung saan nakalagay po doon kung saan po yung eksaktong lokasyon ng lupa. Maaari din po itong gamitin ng isang may-ari po ng lupa kung siya po ay nagbabalak na humiram ng pera sa bangko, mag-loan. Ito po ay isa rin sa requirement na hinihingi po ng bangko upang gamitin ng kanilang mga credit investigator at malaman kung saan talaga yung eksaktong lokasyon ng lupa ayon doon sa description po ng isang titulo. Oo nga, engineer, ano? Sa mga usapan namang kaso sa lupa, ang mga geodetic engineer ay madalas ding tawagin ng korte, ano? Ilan natin yung naipresenta nating geodetic engineer upang magpatunay at ipaliwanag sa hukuman ang mga boundaries ng mga lupa ng mga, sabi mo nga kanina, mga magkakapitbahay na nag-aaway. At napakahalaga ng isang geodetic engineer na sa mga problema sa lupa at lagi tayong nagtatrabahong magkasama. Ito yung abogado at isang surveyor. Tama ka, Attorney Erwin. Gusto ko lang malaman, sir, is kung nangailangan po ako ng isang geodetic engineer, saan po ako maghahanap ng isang lehitimong geodetic engineer? Maaari po kayong pumunta o mag-verify po sa Official Geodetic Engineers of the Philippines sa Facebook.
At ang bawat bayan naman po ay merong mga geodetic engineer, maaari nyo po silang puntahan sa kanilang mga opisina. At kung kayo naman po ay merong kausap na geodetic engineer, para po sigurado at ma-verify nyo po talaga na kung ito ay lisensyado, maaari po nyong i-verifika sa website po ng Philippine Regulation Commission. Itatype nyo lang po ang kanyang pangalan at kung maaari ay isama yung kanyang PRC license number at ito po ay malalaman ninyo kung lisensyado po ang inyong kausap na geodetic engineer. Yan. Oh, maraming salamat po, engineer, sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Siguro naman po ngayon ay mas marino na sa ating mga kababayan kung ano ang ginagawa ng mga geodetic engineers. Yan. Wala pong anuman, malaki pong karangalan ang makapagpaliwanag po dito sa inyong programang Usapang Lupa at maging bahagi na rin po ng mas malawak na information, education, and communication campaign po ng aming profession. Tanging paalala para sa inyong land surveying needs, na kami pong mga geodetic engineer ang inyong hanapin at lapitan. Salamat po at magandang araw. Ayun, dito natatapos ang ating usapan lupa tungkol sa mga geodetic engineer at nakita nyo naman ang ating inimbitahan dito, ang pinaka-pangulo, ang pinaka-ulo ng asosasyon ng mga geodetic engineer upang magpaliwanag sa ating mga kababayan tungkol sa gawain ng isang surveyor, ano kung tawagin natin, o geodetic engineer. Next episode po, abangan nyo naman ang ating palatuntunan sapagkat ang iimbitahan naman natin ay isang batikang bankero na kasama natin ng mahigit 15 taon upang ipaliwanag sa atin kung papaano nga ba umutang sa bangko at magsangla ng lupa dito. Sa ating mga viewers po, no, huwag ninyong kalimutan ano, na mag-like sa aming Facebook page at mag-subscribe din sa aming YouTube channel at Spotify podcast. Hanggang sa muli, ito po si Attorney Edwin Tiamson na nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating Usapang Lupa. At ito naman po si Attorney George Katigbak nagsasabing, stay safe, hanggang sa muli!